sa may kwarta pa kita namin sa inyo kung paano kulutin ang kahon. Hindi po namin ito gagamitan na sakaw at mamaya po malalaman ninyo kung bakit hindi po namin kailangan gamitan na sakaw ito. So bago po kayo mag- ito po pinakamalaking box namin. Bago po nyo ipakit ito, dapat po sa lahat, lalagyan nyo muna ng tape. Unahin nyo muna ang lagyan sa ilalim ng tape. So ang purpose po lang muna natin paglalagyan ng tape para habang na pagkakaroon ng sample na ito at ipakit nyo yung mga kahon ninyo, magiging matibay na sa una pa lang matibay nito. So una po natin ipakitin dito, dito sa likod. Tapos ang gagamitin po nito, pwede po kayong gumamit ng transparent tape o kaya yung brown tape. Lagyan po natin ang transparent tape o brown tape ang buong kahon. Hindi po maiwasan, ipakain po natin sa maayos. Ito po yung kadalasan na nagiging sanhi ng mga spill o paglilik ng mga item sa loob. Kasi karamihan po sa ating mga kababayan, halos mga ganito po, mga liquid yan. Ito po lahat, kadalasan niya po ang lalagyan na sa mga cargo. Ang iba po, pagkabili sa grocery o sa supermarket, ilalagyan na po itong diretso dito sa box. This is mali. Mali po yun. Kasi kung makikita natin, makipakain niya po siya ng plastic na parang sealed, pero hindi po sealed yan. Kapag diretso po ito dito sa loob ng kahon, meron pong chance na masira po itong plastic na to. At kapag kana akong presyo nagagana po yung mga liquid na to, sigurado magtatapunan po yan. At pag natapon po yan, mag-uumpisa ng mabasa ang inyong kahon na magiging sanhi ng panlambot, ang lambot ng kahon niyo. Kaya hindi po namin yung advice talaga ng sako kasi ganito po yan. Nakikita niyo po ito, ito po, pinunod lang ng sako, dinalod sa sako, nilagyan ng tape, tapos yan na siya. Ito po siya kapag nag-click po ito sa loob, hindi niyo na po makikita yung leak o yung pagkakabasa ng kahon hanggang sa ito isa kayo sa container at pagkarating sa Pilipinas. Within 30 days po, within 21 to 30 days ang kayo sa loob ng container, maaari pong yung pagkabasa ng inyong kahon, sabing sanhi, ang pagkakalabot at pagkakadulot ng mga laman sa loob. So kaya po namin pinapres itong sako. Kaya mas maganda, ang maaari, yung ipakit po ninyo, is kaya silang po sa transparent. Parang nakikita po, yung status ng box ninyo, may basa na sa loob, may nagkita sa loob, wala. Pagkakalabot mo na po sa plastic. Iwan-iwanin po ito.
masyadong malambot po yung takip. Dito pa lang. So pag nag-compress ko sa ano, sa loob ng mga cargo at napisa, sigurado pag bulwak to. Lahat ng lamang dito sa loob mapupunta sa kaon ninyo. Kung nilagay sa gitna, kaya sa taas to, tapos na nadaganan sang ganyan, nabuhos. Itong buong liquid na to, mag-ispi po sa loob ng kaon ninyo. Kadalasan naman na pagkakamali ng mga customer natin, itong mga natakasin dito, huwag na po kayo magpapakarno ng ganito. Dahil kapag ito pong detol na to, sinumahan nyo ng Clorox na ganito, madalas din po may mga papakarno ng Clorox. Kapag ito pong dalawang to, nag-spill sa loob ng kaon ninyo, sigurado lahat po ng item sa box nyo sila. Wala na kayong mapapakinabangan kahit mga pagkain pa yan. Ito po, ito pong dalawang to, pag detol na to ng Clorox, huwag po kayo magpapakarno nito. Gawa ng kapagka na ganito talaga siya, nabuhos ang buong kaon, eh wala. Totally po walang mapapakinabangan. Mapapakinabangan pala. Tapos ito, isa rin sa mga mahirap yung pan ito. Yung mantika, kadalasan po ito pinapakargo ito ha. Ito po, sigurado ako ito mga shampoo yan. Madalas pwede naman silang ipakargo. Ito mga ito, pwede ipakargo sa mga pwede. Ito po, ingatan nyo lang talaga. Ingatan nyo po ang paglalagay. Kasi kapag nag-leak yan, hindi po sagutin ng company. Hindi po sasagutin ng kahit sinong company. Yung mga damage sa inyong mga cargo, lalo na kung galing sa liquid. So, ito na po sa ngayon mantika. Paano natin nilipas yung liquid kanina? Ganun din po, tatanggalin po natin itong plastic na to. Itong plastic na to, hindi po ito seal. Hindi pa ibig sabihin na ginanyan ito ng supermarket para maging seal, hindi po. Ilagay po ito para pagsamahin na itong dalawang mantika, hindi para gawing seal. Ang use po nitong tape na ito, yung pagkakaritong tape, para mapigilan yung takip sa pag-angat. Then, maging po natin ulit sa plastic. Parang mantika sa isang plastic. Dishwashing liquid, huwag niyo po isasama dito kasi pag nag-spill to, kaya nag-spill to, nagkaanon sila, maaaring hindi po panabangan pareho. Huwag po kayo magtipid sa tape ha. Kung makikita ninyo, may binibigay po kaming tape. Ito po yung seal namin. Ito po yung seal namin. Huwag niyo pong gagamitin itong pang-impake or pag-impake sa mga ganitong items or pag-impake dito sa buong kahon. Pang-seal lang po ito. Ito pa ilalagay ninyo sa mga bukasan ng mga kahon. Mamaya papakita ko po sa inyo kung paano gamitin ito. Ibigay namin na tape isang piraso lang. Katanong yung mga customer, bakit isa lang? Kasi pang-seal lang po talaga ito. Kailangan niyo po talaga mobile ng mga tape. Dahil una sa lahat, gagamitin niyo po ito sa mga pag-impake ninyo tulad ng mga liquid na ganito. Ito po yung mantika sa dishwashing liquid. Ito pong downy. Iba rin po ang pagkakakanan nito. Ito pong malambot. Malambot ang takip niya kapag nakikita ninyo. So pagka natagalan to at nabuhos, yung buong liquid na to, kung ilang liter to, yan ang matatapos sa loob. Muna nyo po tapanood yung kunin. Kung magsisipid tayo sa pambili ng tape, kung ito lang po natitipalin natin, kapalit naman po yung lahat ng mga value na mga pinagbibili ninyo na item sa loob, yan ang talagang hindi po natin napatakana lang. Ayan po. So hindi na po matatanggal, wala nang pagkakataon na matanggal pa itong takip na to. Ito paglalagay natin uli ng plastic bag na to, kaya natin ilalagay para double check na okay yung dalawang beses na pag-iingat ang ginagawa natin dyan. Itong shampoo, ito kapag ka nadaganan nito, sigurado, tingnan niyo po ha, ayan na po yung liquid, nakalabas na po yung liquid. Diba? Hindi ba wala silang ano, ilalagay lang sa loob ng ano ng kaon. Hindi po dapat ganun, dapat po lalahanin natin na po. Bukas pa lang ng shampoo, liquid na agad yun nandyan. Ito pong Dettol at Clorox, huwag niyo pong ipapakargo to. Kahit po lagyan natin to ng tape dito, kahit na makasigurado tayo na hindi siya mag-leak, nandun po kasi yung pagkakataon na mas maganda, kasi wala na pong ganito sa loob ng kaon. Ipakihin. Kasi ito kapag ka nilose mo siyang pakaliwa, mag-open na po ito. So, ipakihin natin to. Uunahin po natin dito is yung ulo pa rin. Para wala pagkakataon na mag-loose yung cup niya. Hindi ko na po ipakihin to. At ito ng Dettol, hindi ko na rin po ipakihin to. Dahil ina-advise ko po sa inyo na huwag na huwag niyo pong isasama sa cargo ito sa long island.
Bye.